Sa Carbon Cebu, patuloy na nangangamba ang mga vendor ng Carbon Public Market na baka biglang i-demolish na lang ang kanilang mga pwesto. Noong nakaraang buwan kasi, giniba ng mga kawani ng Market Operations Division ang mga stalls ng mga vendor sa Lavo Seaside. Ito'y kahit pa na walang ipinakitang mga dokumento ang demolition team ng nasabing ahensya ng local government unit. Karamihan sa mga vendor sa Carbon ay hindi pa nakaraos sa halos 9 buwan na lockdown sa nakaraang taon. Ngayon, baka tuluyan na silang mawalan ng pwesto dahil sa proyektong pagsasapribado ng Carbon Market. Isa na rito si Nanay Prising na nagtitinda ng kamatis at patatas sa loob ng halos 41 taon. Aniya, ngayon lang niya naranasan ang ganitong trato sa mga vendor ng mga tauhan ng LGU. Sa dito pagod ni nagsugod sila sa Duckling, wala man ko din eh. Dito ko sa dalagit. Giguba na nila dito ang adlaw dugo. O niya, karon pagka abutan siguro mga 5 kaadlaw, ana, nagpatawag sila ng meeting. Wala na ko mo tambong, kaya nasabitan ko, Monday naguba na mo patawag sila ng meeting. Wala ko, ana. Dahil walang matinong public consultation ang nangyari sa pagitan ng mga vendors at ng LGU, marami sa kanila ang hindi alam kung ano ang nilalaman ng joint venture agreement. Ito ay kahit halos 7 buwan na ang nakalipas simula nang humiling ang mga vendors sa LGU ng isang publikong konsultasyon. Mo yun man may saka ka ng kaay-kaay, pagpanindot, pagpalambok sa mong buwan, gusto. Pwede sa samuasan pa, kailangan may kapunungan, pwede sa kanabitang doon na may collection doon daily, pwede na sa doon kanang i-shoulder sa kapunungan, anak. Pero yun, anak, manggani nga, kanang ang megawide na ang mukuan doon, anak, nga, may hugunit na doon sa dinhi. Wata ka balo kung unsa ba, magpabiling pa batang pemaninting manindanga rin, or asa na kami ibutang unya, o sa bakahag, makatinda pa ba kami, balik pa. Ang mga vendor na mismo ang gumawa ng paraan para maparating ang kanilang mga panawagan. Nagsabit sila ng mga mensahe sa tapat ng kanilang stalls para ipakita ang kanilang pagtutol sa plano ng Megawide Corp sa Carbon Market. Kanapong nangguba diha nga taga Megawide ug mabasa man po galing na nila, basin ug maikog sila namo sa kalisod namo pandemic karon. Sa ngayon, planong magsampa ng petisyon ang mga vendor sa Commission on Human Rights dahil sa paglabag ng lokal na pamahalaan sa kanilang karapatan sa kabuhayan. Ito si Liza Pinko mula sa Anino Productions, nag-uulat para sa Alab.